marami ba ang araw? May ibang araw pa ba na nag-i-exist maliban sa araw na nasa solar system natin? Ilan ba ang mga ito? Totoo ba na nag-i-exist ang maraming araw sa kalawakan? Minsan, itong mga katanungan ang naglalaro sa ating isipan. Kung sasabihin natin na kabaliwan lang ang mga katanungan na ito, ang di natin alam, itong mga katanungan ang nag-uudyok sa mga astronomers para tuklasin ang mga nakatagong hiwaga ng kalawakan. At ito rin ang daan para malaman natin ng lubos ang totoong pagpapaliwanag ng mga bagay sa kalawakan. Sa nakaraan kong video ay natalakay natin ang artificial sun na ginagawa ng China. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga natural at totoong mga araw na nag-i-exist sa kalawakan. Halina, tuklasin at halimin natin ito dito sa dakilang kaalaman. Pero bago tayo magsimula, huwag po natin kalimutan na pindutin ang subscribe button pati na ang bell sa gilid nito para updated kayo sa lahat ng aking video na i-upload. Magandang araw mga kapatid. Maraming mga scientists at astronomers ang dumaan sa kasaysayan. At iba't ibang tsuri din ang dumaan bago nalaman ang totoong posisyon ng lahat ng bagay na nakalutang sa kalawakan. Narinig natin ang tsuri na ang Earth ay center ng universe. Narinig din natin ang tsuri na ang araw ay center din ng universe. Maraming tanong at palisipan noon kung ano ba talaga ang katotohanan na bumabalot sa kalawakan. Pero sa pagdating ng mahabang panahon at pag-imbento ng mga bagong teknolohiya ay unti-unti na nadidiskubre ang totoong posisyon ng lahat ng mga bagay na nakalutang sa kalawakan. At dito rin nabubuksan sa kalaman ng mga tao na ang Earth natin ay isang bahagi lang ng planeta sa universe o sa kalawakan. Noong unang panahon, natatago sa kalaman ng mga tao ang tunay na kalagayan at posisyon ng araw. Na ang pagkakaalam ng lahat na ang araw na nagbibigay ng liwanag sa Earth natin ay nag-iisang araw lamang at walang kahambing o katulad ng iba ring araw. At pinaniniwalaan din ito ng lahat na ito ang sentro ng universe. Noong taong 1608, nasimulan na imbento ni Hans Lippershey itong telescope. At sinundan ito na i-develop ni Galileo Galilei at in-upgrade pa ni Kepler at ng iba pang mga astronomers. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon ay mas lalo pang na-develop ang mga high-tech na telescope para i-discover ang mga planeta at mga bituin sa universe. Dahil sa pag-invento ng mga high-tech na telescope ay mas lalo pang nalalaman natin ang mga nakakamanghang bagay na lumulutang sa iba't ibang parte ng universe. Ang isa sa mga bagay na na-discover ng mga astronomers na ang araw natin ay hindi lang nag-iisa na sumisikat na araw sa kalawakan. Dito na-discover na ang araw natin ay isa lang sa mga klase ng bituin sa universe. Ang katotohanan mga kapatid, ang lahat ng mga bituin na makikita natin na kumikinang sa itaas tuwing gabi ay katulad din ito ng araw natin na nakikita natin na sumisikat sa umaga at lumulubog sa hapon. Ang mga araw na ito o tinatawag nating mga bituin o stars sa gabi ay kagaya din ito ng araw natin na may mga planeta na umiikot sa paligid nito na may mga sarili ding orbit. Hindi lang natin ito nakikita dahil sa sobrang lahi nito o ilang light years ang distance sa Earth natin. Makikita lang ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng makabago o high-tech na teleskop. Ang lahat ng mga araw o mga bituin na ito ay nasa labas ng solar system natin o kaya ang iba ay nasa labas ng galaxy natin na tinatawag na Milky Way Galaxy. Bukod sa Milky Way Galaxy, marami pang mga galaxy ang nadidiskubre. At dahil sa walang katapusan itong kalawakan natin, sigurado na marami pang mga galaxy ang hindi pa naaabot na i-discovery ng ating mga astronomers. Dahil sa limitado lamang ang kaalaman ng tao at alam natin na ang kaalaman ng Diyos ay hindi kayang sukatin ng tao. Ngayon mga kapatid, pag-usapan pa natin
ang iba't ibang mga araw o bituin na nadiscovery ng mga astronomers sa kalawakan. Dahil sa sobrang lawak ng ating universe, ang tatalakayin lang muna natin ay ang mga bituin o araw na dito lang napapaloob sa Milky Way Galaxy, kung saan dito nabibilang ang ating solar system. Marami ang mga ito, pero ang pag-usapan lang muna natin ay ang limang pinakamalaki na bituin na na-discover ng mga astronomers dito sa Milky Way Galaxy. Number 5. VV-CFA. Ang layo nito sa Earth natin ay halos nasa 4,000 light years at makikita ito sa constellation ng Cepheus. Ang laki nito ay nasa 1,000 beses o mahigit na mas malaki kumpara sa araw natin. Mas maliwanag ito ng 275 billion beses kaysa sa araw natin. At kung ipapalit ito sa araw natin, ay hindi kakayanin ang sobrang liwanag nito ng mga mata natin. Number 4. KY Cygni. Ang layo nito sa Earth natin ay nasa 5,000 light years at ang laki naman nito ay nasa 1,420 na beses na mas malaki kumpara sa araw natin. Kung ilalagay natin ito sa gitna ng solar system natin, ay lalabas ang lapad nito sa orbit ng Jupiter. Makikita natin ito sa constellation ng Cygnus. Number 3. V-354 Cepheid. Ang layo nito sa Earth natin ay nasa 9,000 light years at ang laki naman ito ay nasa 1,520 na beses na mas malaki kumpara sa araw natin. At kung ilalagay natin ito sa gitna ng solar system natin ay aabot ito sa orbit ng Saturn. Makikita rin ito sa constellation ng Cepheus. Number 2. RW Cepheid. Ang layo nito sa Earth natin ay nasa 3,500 light years at ang laki naman nito ay nasa 1,535 na beses na mas malaki kumpara sa araw natin. Makikita pa rin natin ito sa constellation ng Cepheus. Number 1. VY Canis Majoris. Nasa 3,900 light years ang layo nito dito sa Earth natin. At ito na ang pinakamalaki na bituin dito sa Milky Way Galaxy. Dahil 1,800 na beses na mas malaki ito kumpara sa araw natin. At 270,000 na mas maliwanag sa araw natin. Makikita natin ito sa constellation ng Canis Major. Kung ilalagay naman natin ito sa gitna ng ating solar system, ay lalabas ito sa planeta ng Saturn. Nakakamanga talaga ang laki ng limang higante na bulang apoy na ito. Na kung ikukumpara natin ang araw natin sa mga ito, ay isang katiting na tuldok lamang ang liit ng araw natin. Sobrang liit pala ng araw natin kung ikukumpara sa ibang bituin. Pero para sa atin ay napakalaki na nito. Paano naman nagpuproduce ng liwanag ang mga higanting bituin na ito? Kagaya ng sa una kong topic na artificial sun, nagpuproduce ito ng liwanag sa pamamagitan ng fusion process ng atom ng hydrogen element. Ang lahat ng higanting bituin na ito at pati na rin ang araw natin ay pare-pareho lang ang process sa pag-produce ng liwanag o tinatawag na fusion. Nadiscovery din ng mga astronomers sa pamamagitan ng mga makabagong teleskop na ang mga bituin na ito ay may kanya-kanya ding mga planeta na pumapalibot dito kagaya din sa solar system natin. Grabe! Hindi pala nag-iisa ang solar system natin. Ang di natin alam ay baka may mga tao din na kagaya natin na naninirahan sa ibang dimension ng kalawakan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga ito dahil siya ang lumika ng lahat ng mga bagay sa kalawakan. Kung pag-usapan pa natin ang sa labas ng galaksi natin, ay malulula tayo nito sa sobrang dami at sobrang laki na di mabibilang na mga planeta at bituin at di masusukat na lawak ng ating universe. At ang di pa natin alam ay may mga bituin na nag-exist sa ating universe
na mas malaki pa ng ilang beses kumpara sa mga higanting bituin na na-discover ngayon ng mga astronomers. Sadyang tunay na may buhay na Diyos at siya ang lumikha ng lahat ng mga ito na lumulutang sa kalawakan. Talagang perpekto ang paggagawa at nasa ayos ang mga planeta sa kanilang mga sariling orbit. Nasa ayos din ang mga posisyon ng mga araw o bituin na kung titingnan natin sa gabi ay may mga hugis na tinatawag natin na constellation o mga zodiac sign. Pasalamatan natin ang ating Diyos na nilikha niya tayo at namalas natin ang napakagandang mundo na ito at sa labas pa ng ating mundo. Maraming salamat mga kapatid sa paglaan nyo ng oras sa video ko na ito at sana may natutuhan naman tayo na bago at kung may mga karagdagan kayo ay mag-comment lang sa ilalim para mas lalo pa tayong malinawan kung may mga pagkukulang ako sa aking video. Bago ako magpaalam mga kapatid, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Dakilang Kaalaman at pindutin din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video. Maraming salamat mga kapatid. Paalam!